say first year student sa Nautical Maritime sa Iloilo, tapos ako first year din sa University of San Agustin. Hindi naman kami talagang nagkakilala na personal, kundi nagiging boardmate at tinitingnan-tingnan ko lang siya. Hindi ko alam na magkakasama pala ang aming titirahan, isang boarding house. Bale, sama-sama mga lalaki at babae at isang boarding house yun. Siyempre, tayong mga binata noon, pag dumaan, oh, ayan na, dumadaan na sila. Oh. Kasi minsan napunta kami doon sa Maritime Academy, siyempre natingin-tingin, puro lalaki. Basta masaya lang kami. Tapos nakita ko, sabi ko, gusto ko mag-asawa ng isang seaman. Eh, inaano namin, tuwing daan nyo doon, inaanuhan namin na sinisipula namin, pinapalakas namin yung volume ng aming kwan. Kinikindatan ako at one time nga na parang may gusto siya plus sa akin. Niyaya ko mag-beach kami. Punta kami sa beach. Paligo. Nung mag-uwi na, isang balon lang yung inaanuhan ng malaking bahay. Alam na may tao pala sa banyo bukas. Tapos, simpleng mag-unload lang kasi pauna-unahan isang banyo lang kami lahat eh. Na pumasok ako, andoon pala siya. Pero hindi ko naman alam na siya yun. Hindi naman sukat akalain na pumasok siya doon. Eh, simpleng may gusto ako sa kanya, hinalikan ko siya. Yun lang. Natakot ako kasi ayaw ng tatay ko na ang mga yung halimbawa na gano'n. Pagtapos ng first semester ng aming student days, lumipat ako ng boarding house. Hanggang mag-graduate na ako, hindi ko na siya na kita. Okay, sarap isipin, kasama kang tumanda. At nangangako sa'yo, pag sinagot mong oo. Sabi ko, kanina ito galing pong postcard, galing sa England. Nagulat, sabi niya, tandaan mo pa ba ako? Ako ang former boardmate mo na si Jose Calentro. Tapos siyempre sinagot ko man. Pagsagot ko, yan pala. Unang letter niya, para nagpapahiwatig na siya na take care, take care. Ikalawang sagot ko, doon na siya nag-propose na gusto niya ako na pakasalan. Sabi ko, uwi na ako dyan. Sabihin mo na sa magulang mo. Pakakasalan na kita. Eh, nung makapumunta na ako sa bahay niya, nila, hindi ko alam nandun yung tatay. Eh, paganyan-ganyan ako. Nung lumabas, hinalikan ko. Paglalingon ko ganyan, lumaki ang mata ng tatay. Ay, simple porsigido siya. Kasi sabi niya, kung hindi ako magpapakasal sa kanya, aalis na siya. Pero hindi ko alam kung siya ay babalik pa sa akin. Simple para na ano rin ako. Kasi para na ano rin ang aking loob sa kanya. Ayun na nga, pagkatapos namin ng kasal, doon ako muna pansamantala sa kanila. Sabi ko sa kanya eh, mabalik na ako sa abroad. Eh di, malungkot. Malungkot siya. Nag-retire na ako sa age na 56, minto na ako pagbabarko. Pag uwi niya, may anak na kami. Tapos balik na naman siya. Kasi palaging tinatawag siya ng kumpanya, masipag eh. Sa hardworking talaga siya. Hanggang siya nagkapitan siya. Ngayon, ang mga anak namin, hindi siya masyadong kilala. Nako, napakagulo dito sa bahay. Ang adjustment, itong mga anak ko, hindi ko kasundo. Lutuan mo sila, oras ng pagkain, tawagin mo pa, may kampana pa, bangon na kayo dyan. Anak ko, bandang uli na adjust ko yung sarili ko at natutunan kong magiging taong bahay na lang. Very generous siya, very well
with the ano, yung provider siya Tagalog. Ayaw niya ng kakaunti-kaunti. Marami yung pag nagbigay siya. Tumutulong talaga siya. No? Ngayon, ako ang Tagaluto, sikat yung Tagasayang, Tagalaba, taga lahat. Taga-repair ng apartment. Okay lang yan. Tatay, maraming salamat una sa Diyos dahil sa narating natin na 50 years ng wedding natin. Alam ko na marami ka rin gusto na maging maayos tayong lahat sa ating pamilya. At hinihiling ko rin sa iyo na yung mga pag-uugali natin, dalawa, ay maayos na at pati yung mga anak natin na magiging close sa atin. Masayang-masaya ako sa ating pagsasama. Ang lahat ng mga kakulangan ko, pinupunaan ko na dahil malaking pagkukulang ko sa iyo. At sa aking mga anak, kahit hindi ko kayo gaano kilala na kung anong pag-uugali nyo, pasalamat pa rin ako. At sa ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakaunawaan sa isa't isa. At yan lang ang gusto ko, manatili sa atin ang pagmamahal sa bawat isa-isa. At huwag tayo makalimot na nandyan lang ang Panginoon. Kung ano man ang oras na tawagin natin, tayo ay Kanyang sasagutin. Gusto ko magiging malapit tayo lahat sa Diyos, pa mga anak natin, na maranasan din nila ang pagtanda nila na maayos at in order lahat ang lahat-lahat at malusog. Thank you sa iyo at sa Panginoon. Maraming salamat at na hindi ko makakalimutan sa ating pagtanda. Nakita ko kung paano ka kalinga sa akin. Sa akin, minsan nagkakasakit ako. Lahat binibigay mo na tulong sa akin. Kung nandyan ako sa kwarto, hinatira ng pagkain. Pero ganun din ang gagawin ko sa iyo, no? Hindi naman kita pababayaan kahit paano. Ang pinakamahalaga, mahal mo ako, mahal kita, mahal natin ang ating mga anak. At nagkaroon tayo ng katahimikan at pagmamahal sa bawat isa't isa.